Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsan nag-aanilangan kami ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko ay mahayag ang kaniyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kaniyang buhay. Anupat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumubuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bumubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kaniyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang tumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ni Santiago, anak ni Zebedeo, at ang kapatid ni Juan. Kasama ni Pedro at ni Juan, isa siya sa madalas na kasama ni Jesus. Siya ang unang apostol na pinatay, at ang pagpatay sa kanya ay nakalagay sa aklat ng Gawa ng mga Apostol. Siya ay pinapugutan ng ulo ni Haring Agripa ng Judea. Ang kanyang bangkay ay dinala sa Espanya kung saan siya nagpahayag bago siya bumalik sa Judea. At ngayon ito'y nasa Santiago de Compostela na. Ito ay pinupuntahan ng maraming pilgrims mula noon pang Middle Ages hanggang ngayon sa mga taong gumagawa ng Camino de Compostela. Sa pagbasa natin ngayon, pinapaalam sa atin ni San Pablo ang naranasan ng mga apostol. Sila ay mga tao din tulad nating lahat. Mga tao na may kahinaan, pero may dala-dala silang kayamanan, ang magandang balita. Mga hamak na tao lamang sila, pero sila'y nagtiyaga at nanatiling tapat upang ipaabot sa atin na ang kapangyarihan ng kanilang pagsasaksi kay Kristo ay hindi galing sa kanila, kundi galing sa Diyos. Kaya, ang dami nilang pagsubok at kahirapan na dinadanas. Sila ay hinagupit, pinag-uusig, iniipit, pinagbibintangan, at pinapatay. Pero hindi sila tumigil sa pagsasaksi kay Jesus at sa pagdadala ng kanyang magandang balita sa lahat. Patuloy silang
nagsasalita kasi sila ay nananampalataya. Malakas ang kanilang pananampalataya na ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus ay kumikilos din sa kanila. Tinitiis nila ang lahat para sa mga nananampalataya upang mas lalong dumami ang magpasalamat at magpuri sa Diyos dahil sa pagkakilala nila kay Kristo. Kung dumating sa atin ang pananampalataya at ang pagkilala kay Jesus, iyan ay dahil sa mga apostol. Sila ang pinadala ni Jesus na magpahayag sa buong mundo. Kahit na mahirap ang paglalakbay noon at wala namang masyadong alam ang mga apostol tungkol sa paglalakbay o pagpapahayag, malayo-layo din ang kanilang naabot at talagang natanim nila ang pananampalataya. Ang layo ng Espanya sa Palestina, pero ito'y naabot ni Santiago. Ganun na lang ang pagkilala sa kanya ng mga taga-Espanya noon na pinangaralan nila ang kanyang bangkay at ito'y naging lugar ng panalangin na pinupuntahan ng maraming tao. Sana makuha natin ang diwa ng mga apostol. Hindi sana tayo magsawa sa pagmimisyon at kahit na anong hirap ang dinadanas natin, patuloy natin ipahayag si Jesus. Ang espiritong kumikilos sa mga apostol ay patuloy din kumikilos sa atin ngayon. Kaya ang simbahan ay patuloy na nananatiling apostolika. Salamat, Panginoon, sa pagpapahayag at pagsasaksi ng mga apostol. Salamat at kami ay nananatiling tagapagmana ng pananampalataya na galing sa mga apostol. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.